Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Nang matanda na si Solomon, nahikayat siya ng mga ito na sumamba sa kanilang mga diyos-diyosan. Hindi siya nanatiling tapat kay Yahweh. Hindi niya sinundan ang halimbawa ni David na kanyang ama. Sumamba si Solomon kay Astarte, ang diyosa ng mga Sidonyo, at kay Milcom, ang karumaldumal na diyos ng mga Ammonita. Gumawa nga ng kasamaan si Solomon laban kay Yahweh at hindi niya sinundan ang halimbawa ng kanyang amang si David na buong katapatang ng lingkod kay Yahweh. Sa burol na nasa silangan ng Jerusalem ay nagtuyo si Solomon ng sambahan para kay Semos, ang karumaldumal na diyos ng Moab, at para kay Molech, ang kasuklam-suklam na diyos ng mga Ammonita. Ipinapagawa niya ng kanya-kanyang mga altar ang mga diyos-diyosan ng lahat niyang mga asawang dayuhan, at ang mga ito'y nagsunog doon ng insenso at naghain ng mga handog. Nagalit si Yahweh kay Solomon dahil sa ginawa niyang ito. Dalawang beses na nagpakita sa kanya si Yahweh at pinagbawalan siya maglingkod sa mga diyos-diyosan. Ngunit hindi niya sinunod si Yahweh. Kaya nga't sinabi nito sa kanya, "Dahil sumira ka sa ating kasunduan at sinuway mo ang aking mga utos, aalisin ko sa iyo ang kaharian at ibibigay ko sa isang lingkod mo. Ngunit alang-alang kay David na iyong ama, hindi ko gagawin ito sa panahon ng paghahari mo, kundi sa panahon ng paghahari ng iyong anak. Isang lipi lamang ang ititira ko sa kanya, alang-alang kay David na aking lingkod, at alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod na aking pinili." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagpunta sa lungsod ng Tiro. Tumuloy siya sa isang bahay doon at ayaw niyang malaman ninuman na naroon siya. Subalit hindi ganoon ang nangyari. Ang pagdating niya ay nabalitaan ng isang inang may anak na babaeng sinasapian ng masamang espiritu. Pumunta agad kay Jesus ang ina at nagpatira pa sa kanyang harapan. Ang babaeng ito'y isang Griego na Sirofenisiya. Nakiusap ito kay Jesus na palayasin ang demonyong sumapi sa kanyang anak. Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangang ang mga anak muna ang pakainin. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang hihagis sa mga aso." Tugon ng babae, "Tunay nga po, Panginoon. Ngunit kinakain din ng mga asong nasa ilalim ng mesa ang tira ng mga anak." Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, "Dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi. Iniwan na ng demonyo ang iyong anak." Umuwi ang babae at naratnan niya sa higaan ang bata. Iniwan na nga ito ng demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.